sinungaling itong senador na ito, hindi pinapatahimik yung dasal ng tao. Pati mga dasal, papatahimik yan? Hindi. Sige nga, oh, dasal ba ito? Pakisabi nga kung dasal yung ginagawa nito. Sinungaling itong senador na ito. So, ito na nga po, pag-usapan na natin ito. Na, alam mo, itong tama ba magprotesta sa loob ng simbahan? Alam nyo, nakakairita lamang po ito. No? Kasi sabi nila na bakit naman daw hinuli? Napakabastos daw nung pulis natin. Bakit hinuli yun na andob? Sa loob-loob ko, sandali. Sino mas bastos? Nagmimisa ka, tapos maglalabas ka ng papel, tapos sasabihin mo nagdadasal ka, kabastusan ho ito. Tingnan mo ha, itong lalaki na ito, kunwari nananalangin pa pero hawak-hawak placard. Ito rin isang babae, oh, tingnan nyo. Oh. Ito yung papakita ko sa inyo. Ito, oh, ito yung lalaki na yun. Oh. Tingnan mo naman ang loko nitong lalaki na ito. Tingnan mo. Tapos kunwari nananalangin pa, nakapikit pa, pero nakalabas naman yung kanyang placard. Ano ba klase? Ewan ko. Ito ba yung sinasabi ni ano? Ni kasi may sinabi dito si Ontivero. Sabi, kinausap ko ang pulis pagkatapos ng misa, walang rally na naganap, misa lang. Hindi katanggap-tanggap na karahasan na ito. Ano karahasan doon? Madam Ontiveros. Lalo na sa gitna ng sakramento, pati mga dasal ng mga tao sa loob ng simbahan patatahimikin. Hindi yun sinungaling nitong senador na ito. Hindi pinapatahimik yung dasal ng tao. Pati mga dasal, papatahimikin? Hindi. Sige nga, oh, dasal ba ito? Pakisabi nga kung dasal yung ginagawa nito. Kunwari nakapikit ang mata pero hawak-hawak yung placard. Buti nga pinoproteksyonan. Alam mo, sa totoo lang ha, kung ako yung nagsisimba dyan, kabastusan ho yan. Ah, baka ako mismo pumunit sa mukha niya ng niyang placard na yan. Eh kasi ang bastos naman, nagsisimba tayo dito, kinakausam bang Panginoon, nananalangin dito, tapos igaganyan mo yan, sasabihin mong, alata nagpo-provoke, sigurado ako, nakita niya na, tingnan mo, meron na mga cameraman sa gilid, sigurado ako, alam niya may cameraman na dyan sa gilid, alam niya may pulis na, pinrovoke niya talaga, tas kunwari, magdadasal, pero nakaganon yung placard, kung hindi naman kabastusan din yan, di ba? Yan o yung sabi ko, ano ba naman klaseng Pilipino ito? Tapos, ang bilis ng ito ni Ontiveros, talagang pinagtanggol kaagad. Oh, ay karahasan daw yan. Paano naging karahasan yung tanggalin yung bastos dun sa loob ng simbahan? Hindi karahasan ho yun, pinoproteksyonan nun yung kalayaan ng iba na nagmataimting nananalangin. Yun yung sinasabing malaya mong gawin ng kahit anong bagay, pero yung aapakan mo yung kalayaan ng ibang tao, hindi na ho tama yun. Sa pagkakataong itong inapakan nung kalayaan itong pagganyan mo, yung kalayaan ng ibang tao na manalangin ng taimtim. Kabastusan na ho yan, Madam Risa Ontiveros. Paano mo sasabing pating mga dasal ng mga tao sa loob ng simbahan patatahimikin? Hindi yung dasal ang pinatahihimik dyan. Sa katunayan, pinoproteksyonan nga ng pulis yung mga panalangin ng ibang tao doon. Sa anong paraan? Para hindi sila maistorbo. Sino ba namang matutuwa dyan? Sige nga, punta ka kayo sa church nyo, tapos biglang magdala ka ng plaka na ganyan. Anong kinaugnayan ng pare na naandun para dyan sa placard mo? Sige nga, anong mensaheng gusto mo maino? Bakit mo kailangan iganon sa harapan ng pare yon? Alam naman sa harapan ng mga kasamaan mo, hindi. Nakaharap ka sa pare eh. Oh. Nakaganon ka. Oh. Sabi ni Panginoong Jesus, my house we have house of prayer. Ito yung communication eh. Kaya mo, kaya ka nga, sige nga, tanungin ko nga kayo, bakit ka ba nagpupunta ng church? Kasi gusto mo ng taintim eh. Diba? Pwede ka namang pumunta sa bahay mo lang. Doon ka lang. Oh. Pero kahit pa paano, gusto mo ng fellowship sa mga tao na pareho mo ng paniniwala. At the same time, taintim. Makinig ka sa salita ng Diyos. Makinig ka doon kung sino man yung nagsasalita. Kasi gusto mo yun eh. It's between you and your God. Tapos, magdadala ka dyan ng ganyan. Andiyan ba si Presidente? Andiyan ba yung mga senador? Andiyan ba yung mga congressman? Ang tawag dyan, kulang sa pansin. Masyado kang epal, KSP ka, kulang ka sa pansin. My God, I hate trucks.
Ay nako. Lahat walang inuurong at kahit na sino tumapat. Itong pipana, kinakalaban lahat. Pag ako talaga, pag nanalo talaga yung mga bata ninyo, ako mismo pupunta ako sa Malacanang, papasukin ko, maglalagay ako ganyan, tapos pahuhuli ako, sabihin ko, it's the freedom of speech. Tanga talaga. Dito ay that's it ka boy, sisilabang ka ng buhay ng nagbabagang apoy. Pagpapalumanan, binabanatan lahat, walang inuulong. Sabi ni John Roy Rigodon, 2 years na lang kasiyahan ninyo. Sure ka? Oh, nandiyan pa si, ano, si Mayor Sara Duterte. Nandiyan pa si BBM. Oh, nandiyan pa nga, malay mo si Senator Bongo. Oh. Kahit anong gawin mo, Brad, John Roy Rigodon, ha? Hindi naman nanalo yung bata nyo. Eh, yun yung 8 diretso sa napunta, ha? Sa Inodoro, isa walang pumasok. Nangarap ka pang may mananalo sa inyo. Sus, magising-gising nga kayo. Alam mo, kayo yung mga taong nabubuhay sa pantasya. Sana kung magandang pantasya yan. Yung pantasya ninyo, parang bangungot. Lakas ng loob na hanggang 2 taon na lang. Nanalo ba di isa sa inyo? Wala nga nanalo sa inyo. Hindi, ako makakabahan pa ako kung may nanalo ni isa eh. Ah, naku, paano na yan? May nanalo isa. Ibig sabihin, it's a statement of the Filipinos na ano, walo? Wala ni isang pumasok? Ano kayo? Tae ang tawag sa inyo. Sinusuka na kayo ng mga taong bayan. Yeah. Hey guys, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye! Joey.